Ayan mga kapatid, gagawa naman tayo ngayon ng cochinillo. So, titimplahan natin yung cochinillo. So, ito po ay 5 to 7 kilos. Pwede kayong umorder sa online. At meron din yan sa SNR. Ayan, lalagyan natin ng asin yung buong katawan. So, dumakot lang ako. Tansya lang po kayo. Kasi baka umalat. Ayan, irarab lang natin na ganyan. Ayan. Para tumalap na yung asin. Hanggang sa kalob-looban. Pagkatapos yun, meron ako isang pack ng ginisa mix. Kalahati lang dito kasi may asin na tayong nilagay. Para lang yung flavor ng ating ginisa. Gaya ng onion powder at saka importante ay yung garlic powder. Pero kung meron kayong garlic powder na lang. Ayan. Basta yung asin ay ayon sa panlasa nyo. Kasi ang panlasa kasi ng tao nga hindi magkakamukha. So, yung nirap ko dito ay 1 half tablespoon. Ayan. Para hindi lang siya masyadong umalat. Tapos ito pinakalaman. Ayan. Irarap lang natin. Tapos, meron akong daon ng laurel. Susuksukan ko dito mamaya ng daon ng laurel at tanglad. So, unahin ko na muna ang isuksok ay yung tanglad. At huwag din natin kakalimutan na masahihin yung ating baba at saka pa at kamay. Yan, dagdag lang tayo ng konti kasi huwag lang natin damihan kasi matalabang asin. Baka masyadong umalat yung balat. Eh, maliit lang po yung ating cochinillo. Oh, ito pang family size to talaga eh. Diba? Ngayon ay meron ako ditong dalawang daon ng laurel. Tuktok po natin dito. Pang pabango. Okay lang na madurog. Dahil mamaya naman, lalagyan naman natin siya ng tanglad dito. Tsaka sisingitan natin dito. Magawa natin ng paraan sa mga laman-laman. Para mabango siya. Kasi ngayon, babalik tarin natin siya. Para yung kabila naman yung ating in-marinate. Yan, katabi ko na yung asin habang nagmamasadya ko. Ayun, yan naman yung ating lalagyan ng asin. Mga gusto maglagay ng bechin, pwede maglagay. Ayaw, pwede rin wala. Sa salt, rub lang natin siya para maalis yung tapos ang asin ay yung ating ginisa mix. Okay, na importante. Kailangan din natin yun ang aluminum foil para sa tinga hindi natubog. Yan, ito po ay asin. Yan, katabi ko yung asin. Okay, siya na kumalikot yung camera. Taka timpla na tayo. Taka video pa. Massage. Yan, nandito ako sa may pinaka-counter top at lagyan ko siya ng cling wrap. At meron tayo dito mga tanglad. So, syempre, ang gagawin natin sa tanglad, di po ba, ay pipit-pitin. Tapos tatanggalin natin down. Tapos, masage nyo sa asin. Para lumabas yung katas niya, yung juice, at saka yung pinaka-aroma. So, irarab lang natin dyan ng mabuti. Para yung amoy ng tanglad ay dumikit sa ating baboy. So, habang nirarab natin, lamasin din natin yung ating tanglad. Para lalong lumabas yung juice ng ating cochinillo. Sa para lumabas yung aroma ng ating tanglad para sa cochinillo. Para mabango siya at saka masarap, mabango, malinamnam, walang lansa. Yan. Baboy at ito naman kabila ang lalagyan natin ng lemongrass o tanglad. Ayan, nakita nyo yan o. So, ito na yung ating tanglad uli. Ayan, nakita nyo, minamasad ko pa. Ayan, nilalamas ko para lalong lumabas yung aroma niya. At meron akong tinira ng mga apat na stock dito para dito oh. Pwede natin suksukan yan. Mamaya ko siya susuksukan ng tanglad pagka natusok na siya ng bakal sa iyawan. Hayaan ko lang po siya sa loob ng 1 hour to 2 hours pero dapat ito ay nasa malamig na part ng rack. Huwag naman sa freezer kasi maninigas na naman siya.
at pwede na siyang tuhugin at ilitsyon. So okay, mag-alala dyan sa mga mugmug na yan, pag nilitsyon niya, malalaglag din isa-isa yan. Ang importante lang ay yung aroma niya tsaka yung lasa ay sumama sa baboy. So ayan po mga kaputi, ganyan po ako mag-marinate ng cochinillo. So papakita natin mamaya kung paano ilitsyon. At lalagyan ko pa siya dito ng bawang. Mamaya na po kasi pag sinaksak yan ng pantuhog o sinuksok yung pantuhog dyan ay possible na malaglag. At ang ipapalaman ko dito sa bibig niya ay bala ko bawang. Ayan. So ayan po mga kaputi, ang ating paraan ng, ang aking paraan ng pag-marinate ng cochinillo. Ayan mga kaputi, nakatuhog na at ilalagay ko itong dalawang butil na bawang na pinitpit ko. Butil lang, di kasya yung buo mga kaputi. So siksik lang natin sa loob para hindi siya mahulo. Pero kasi alam na, iikot yung bakal niyan. Ayan. Tapos ito, meron ako dito talaga pinasadya na kawayan. Fresh kawayan po ito, ngayon natuyot na lang. Ayan, ininis ko na siya. Siya yung magiging suporta dito. Siya po yung magiging suporta dito sa paa ng ating mga baboy na nakabuka siya hanggang sa maluto. So ayan po mga kaputi. So ayan, mag-start na pong mag-nichon si Mister at nagpabaga na po siya ng uling. Ayan mga kaputi, nakasalang na yung ating nichon. Or cochinillo. Lapit sa ito kayo mamaya po sa namumula na siya at nakapagod. Ayan mga kaputi, after 1 hour ay ayaw. Medyo malay brown na yung ating cochinillo at luminito na yung kanyang mga dugo. Siyempre, alalay tayo sa paglagay ng uling, mga kapudi, abatan natin. Ayan. Para pantay yung luto niya at hindi mabigla. At kailangan may katabi tayong tubig kasi pag bigla siyang nag-apoy, kailangan ay buhusan natin ng pakuti-kuti yung may apoy. Kasi biglang masusunog yung balat, hindi pa siya luto. At kung mababasa naman ng tubig yung balat, lolobo po siya. Hindi na siya tuloy ako lulutong. Yun yung na-experience ko sa lichon berry ng kapudi. Kailangan kalat yung inyong apoy para pantay ng mga. Lagay tayo ng lagay ng uling pag sa tingin natin ay napakaubos na yung baga doon sa bawat side. Pero huwag na natin hintayin na maubos yung baga. Para pag nilagay natin yung uling, may time pa siya para magbaga siya. Ikapalit lang yung init na nawawala para magbaga. Ayan. Naluto na. Ba't ito itaog mo kasi pandali pa kasi ang lamre. Baka sinamabot yung balat. Yan, naluto na po. Tingnan natin kung lumutong na. Yan. So, tatanggalin muna niya yung mga tusok-tusok at babalik ka rin niya po niya na ganyan.